Mabuhay friends! Welcome sa channel ko. Sa video ito, i-share ko po sa inyo kung paano na-approve ang Q1 visa ko. After my interview, kasi sabi ng consul, administrative processing ako. So, nung bumalik ako sa Cebu, yun, hinihintay ko po kung ano yung mangyari. So, after a week, nag-email sa akin yung embassy na ibalik nila sa akin yung passport ko. Kukunin ko po ito sa Tugo. So, January 29, tumawag sa akin yung Tugo at sabi nila, tapin ko daw yung passport ko. So, nagpunta ako doon sa Tugo. Pagkatapos, nang kinuha ko yung passport ko, meron kasi pong nakalagay doong envelope. At tinitingnan ko po yung kung ano yung envelope. Ang laman po ng envelope is form ng 221G. At meron po silang nakalagay doon na chinecheck nila na kailangan kong i-comply para sa Q1 FNC visa application ko. So, tinawagan ko po yung FNC ko. Sabi ko, ito po yung kailangan ng embassy para sa application ng Q1 ko. So, nang nalaman niya na yun ang mga requirements na documents na kailangan niyang i-comply, so within 2 days, kinukomply niya yun. Tapos, ini-email niya sa akin. Piniprint ko para titingnan ko kung ano yung mga documents na yon. So pagkatapos na nakuha ko na po yung documents, tinawagan ko po yung rapid visa na meron po akong 221G. So sabi niya, punta ka sa office, dalhin mo yung documents mo. So napunta po ako sa rapid visa agency namin. Pagpunta ko doon, ina-assist niya po ako, tapos pina-file niya po yung mga documents na yon at sabi niya sa akin, ito po yung ma'am, mga documents na ito, ipadala mo ito sa embassy through Tugo. Walang bayad yon, ipadala mo yon. So by the following day, nagpunta ako sa Tugo at pinadala ko na yon para sa Manila Embassy. After 3 weeks, I received an email from the embassy na nagsabi sa akin na you can pick up your documents to Tugo, kung saan mo dapat pipick upin yung documents mo. So pagkatapos ng ilang araw, March 3, 2020. Sabi ng Tugo na please you can pick up your documents here at Tugo office. So that night kasi nagte-text sila sa akin earlier. So pag galing ako sa work, pupunta ako sa mall, doon sa Tugo, ni-pick up ko po yung documents na sinisend sa akin ng taga-embassy. Pagkatapos, nang nakuha ko na yon, doon, nandoon yung passport ko at saka yung yellow na envelope. Tapos, sabi ko sa fiancé ko na ito, sinisend ko sa kanya, pinipicturean ko, sinisend ko sa kanya kung ano ito. Tumawag siya sa akin at sabi niya, yon ang packet mo. Ibig sabihin, approved na po yung visa mo. So, that time, I was so very happy and thankful to God na ina-approve niya po yung Q1 fiancé visa application ko. So, my fiancé also was so very happy. So, by the following day, March 4, nagpunta po ako sa Rapid Visa to inform na ito po yung
documents ko natanggap sa to go from embassy. So sabi nila na congratulations ma'am, your Q1 fiancé visa is approved. So kailangan meron po kasing additional instruction yung mga papunta sa Amerika. Meron pa akong dapat gawin. So yung first is the additional instruction before getting a plane ticket to USA. Kukuha muna ako ng vaccine. So sabi ng rapid visa ko na okay ma, magpunta ka sa Bureau of Quarantine, kukuha ka ng polio vaccine, and then kunin mo yung certificate para yun gamitin mo kung kailangan mong plane ticket mo. Kung sabi ko, ang plane ticket ko is from my fiancé galing sa USA. Sa it's okay kasi it's needed too. So pagkatapos, tinulungan din ako ng rapid visa agency ko to make an appointment sa CFO yung seminar na yon. So kailangan kong kukunin yung seminar. So by March 5, 2020, nagpunta po ako sa Bureau of Quarantine to have a polio vaccine, and then I get the certificate on that day too. And then on March 9, nag-seminar na po ako sa CFO. So pagkatapos ng seminar sa CFO, half day kasi yun eh. From nag-start po ako ng 1 o'clock hanggang 5 or 6 o'clock. Natapos ko yun at nakuha ko po yung certificate ko. Pagkatapos, nagtitext po ako fiancé ko na tapos na po yung seminar ko at saka yung polio vaccine ko. So sabi niya, kukuha na siya ng plane ticket as soon as possible. So March 14, yun ang plane ticket schedule ko, yun ang nakuha ng fiancé ko. So yun, nakuha ko yung, sinisend niya sa akin yung electronics na veterinary, tapos hinihintay ko na lang po yung days na mag-schedule to flight ako. But the following day, March 10 or 11 something, I heard the news na magla-lockdown po yung Philippines. So sabi ko, oh, na-worried ako. Pati tinitingnan ko po yung ticket ko, oh, March 14, and magla-lockdown po yung Philippines March 15 midnight. So ibig sabihin nasa plane na po ako, nasa air na po ako kung magla-lockdown ng Pilipinas. So on that day, my flight schedule, nagpunta ako doon sa airport, Mactan International Airport, 1:30. So para maano ko yung ticket ko. So nagpunta ako doon, tapos nagkamali pa ako kasi doon ako nagpunta sa New Mactan International Airport. So naglakad ako going to Old Mactan International Airport. So doon saka ako, tok na ako, nag-check in na po, pinaano na po yun sa extra yung luggage ko kasi one luggage po ako. So pagdating ko doon, hinahanap ko po yung airlines na mag-ano sa akin, mag-i-issue ng ticket ko. So nagpunta ako doon, nagpa-print ng ticket, pero dalawa yung binigay niya sa aking ticket. From Mactan International Airport to Ninoy International Airport, and then
Ninoy International Airport to San Francisco, USA. So, dalawa yung ticket ko. So, pagkatapos, sabi niya sa akin, magbayad ka po muna, ma'am, ng travel tax. So, tapos, balik ka dito sa akin. So, punta ako doon sa travel tax. Nagbayad po ako na, balik po ako sa teller ko ng ticket. Tapos, pagkuha ko ng ticket ko, sabi ng teller, ma'am, get your luggage quick. Huh? Why? Get your luggage quick. Okay, thank you. Nang pumasok na ako doon, kasi naka-check-in na po ako, nakapila po yung mga tao. Ewan ko kung bakit, siguro dahil sa magla-lockdown, so maraming passenger. So nagpunta po ako doon. Doon sa teller, binigyan po ako ng maliit na papel, i-fill up ko, tapos ibigay ko po yun sa flight stewardess. So naghintay po ako ng mga ilang oras. 4 o'clock, tinatawag na po yung number namin, kasi mayroong code number sa ticket kung saan ka nag-gate, doon ka, flight to Manila. So doon, nakasakay na po ako para Manila. So pagdating ko naman ng Manila, 7, almost 7. Tapos hindi pa po kami nakalabas sa plane kasi wala pong vacant na makapark yung plane. So naghintay po kami ng mga ilang minuto. So by 8, nakalabas na po kami lahat. Paglabas ko, kasi niisip ko po yung sinabi ng teller, get your luggage quick. So nagpunta po ako doon sa luggage ko kasi magpunta pa ako sa Terminal 1. Nang nakakuha ko na yung luggage ko, nag-follow ako sa mga tao. Mayroong papel pa papermahan, dalawang papel yun. Sabi niya, ako lang magpipila pa ni ma'am, doon ka na lang sa luggage mo kasi i-check-in mo yung luggage mo. Kung bakit ang mga tao nagmadali? Kung bakit ba? Sige. Pagkatapos ko naman ng luggage ko, sabi ng tumulong sa akin na, okay ma'am, ito, pipilapin ko yung isa, punta ka doon muna sa immigration. So pagkatapos nagpunta ako sa immigration, doon naka-fall in line pa ako, mahaba ang pila eh. So pagkatapos nang nandiyan na ako sa immigration officer, kinuha lang niya yung passport ko, tiningnan lang yun niya yung visa at sa passport ko, tapos yun, meron siyang kinuha na papel at meron siyang pinaan at saka pinipicturan po ako. Pagkatapos ng picture, sabi niya, okay. So, doon na naman po ako lalabas sa frisking and the hand carry bag. So, nakaline pa rin ako kasi maraming tao eh. Last flight, 10:40 p.m. I think that's the last flight. So, doon, meron naman babae nag-interview sa akin para kung saan ako pupunta. So, yun, tinignan na yung passport again, tinignan yung visa at saka yung papel binigay ko sa kanya kasi mayroong maliit na papel na bigay sa kanya. Pagkatapos, nakaupo na ako. Sinihintay ko na lang yung mga kung ano yung mga susunod na kung tatawagin ba ang pangalan namin o tawagin ba yung mga flight number namin, kasi hindi ko pa alam, first time ko going to USA. So nakaupo doon ako sa may mga chairs at 9:35 tinatawag na po yung passenger going to San Francisco by letters, kasi letters yung tinatawag nila, letters. So nang natawag na po yung letters ko doon, pumasok na po ako doon sa plane. And I think it's 10
40 or something. Yung plane na sinakyan ko, there, because the pilot said na going to take off. So, ibig sabihin, nasa patung himpapawid na po kami. So, after how many hours, the following day, nakarating na ako sa San Francisco. Sa pagdating ko sa San Francisco, hindi pa ako pwedeng lumabas. Papunta pa ako ng immigration. Doon naman sa immigration, tatanungin naman ako. Tinatanong naman po yung pangalan ng fiancé ko, kung anong pangalan ko. At kinuha nila po yung packet ko. Yung yellow folder. At saka tinignan nilang passport ko, tinataka nila yung passport ko. At tinatanong nila ako, at sa tinanong nila ako kung may pera ako, kung magkano ang pera ko. Pagkatapos dyan, sabi niya kung saan yung fiancé ko. Sabi ko, nasa labas, naghintay sa akin. So sabi niya, okay, this is your passport, get your luggage. So, nakalabas na po ako. So, nang lumabas ako, nakita ko doon sa lobby, meron palang mga Filipino employee doon na mga nagtatrabaho sa airport. So, kasi lobat ako, hindi ko makontak yung fiancé ko, nagtanong po ako sa Filipino worker. So, ma'am, saan po pwedeng maka-charge ng phone? So, sabi niya doon. So, ibig sabihin, mag-Tagalog sila kung Tagalog ang ano mo. So, pagkatapos, nandoon po ako. Hindi ko alam kung paano gagawin yung... Kasi, iba kasi dito sa... iba sa Philippines. Nandoon, yung wifi, hindi ko alam yung abbreviation ng San Francisco. Hindi ko alam kung anong wifi nila. So, doon naman sa kabila, mayroon namang mag-asawa na Filipino. So, tinatanong ko, kung ano po ba yung wifi dito, ma'am? Sabi niya, yun ma'am, i-ano mo lang yung SFO. Yun, automatic na. Pagkatapos na mayroon ng wifi, tinitext ko na yung fiancé ko. So, once tinitext ko na siya, nagre-reply siya. Pag-reply niya, sabi niya, nasa labas na siya. So, kinukuha ko na yung phone ko, nasa labas na po ako. Nagkatapos, doon, happy ako sa kanya. Kasi, ginawa niya po ang lahat para sa akin. So, pagdating ko naman, dito sa USA, declare naman po yung president na magla-lockdown. So, by March 16, 2020, America is lockdown. So, sa susunod kong video, abangan niyo po yung stay ko po dito during lockdown, during COVID-19. Kasi hindi ko naman ini-expect na makapunta talaga ako during that range of time, kasi we are in a coronavirus pandemic na. So my fiancé is really do lots of things just to make me come here in USA. Thank you for watching, and may God bless you all.